Hi, good evening po. This is Dr. Joe Reyes, isa pong pediatrician dito sa Kalamba. And I am doing this online for Nirvana Funeral Homes FB page. This is a free online consultation, pero ginagawa ko lang po ito just for now na meron tayong lockdown para po makatulong din sa ating mga kababayan na nangangailangan ng medical attention na hindi makapunta sa ngayon because of the lockdown. I would like to make a disclaimer na ito po ay this is not the preferred kind of consultation, and the best pa rin po ang makita ng doktor ang pasyente para sa isang thorough physical examination ng pasyente. This does not replace the ideal clinic consultation na dapat pong mangyari. No, so sa ngayon, ito po muna tayo. And ipagpaumanhin niyo po yung suot ko, nasa bahay po ako, and I am wearing pambahay na damit. Maybe in the next, sa clinic ko na po gagawin yung online consultation like this. So, allow me to read the first question ng isang, of course, I will hide the identity of the patient. May tanong para sa kanyang anak na babae na ngayon ay 8 months old. March 28, nagsimula maglagnat na may kasamang ubo at sipon. So, ngayon po ay March 30, 2 days na po. Running 2 days. Dalawang beses dumugong ilong na di naman madami at sinilip niya at wala naman daw sugat. Pinainom ng paracetamol. Dagdag pa niya na obserbahan niyang nagingipen, pero hindi naman daw makaranas ng pagtatae at walang rashes na lumabas sa katawan ng bata. Ang isang ikinatatakot ng ina ay baka dengue dahil malamok ang kanilang lugar. Sana po ay mapayuhan daw po niya siya sa kanyang gagawin. Okay, isang 8 months old with a history of cough, colds and fever na 8 months old. To consider dengue po ay kailangan at least 2 days fever hanggang 7 days. Hindi po dapat less than 2 days, hindi rin pwedeng lumampas ng 7 days kung dengue. Ang dengue po sa less than 1 year old nowadays ay hindi na bihira, nangyayari din po. So, ang tanong ay dengue ba ito? Kasi nilagnat at least 2 days din nagdugo, and also accompanied by the other symptoms like cough and colds. Possibly po, no? Pero may mga iba pang bagay na dapat tanungin. Dati na bang duguin ang ilong ng bata? Ganyan. Nasilip ba yung ilong niya? Not all the time na dengue ay may rashes. Kung kaya, pag walang rash, ay imposible naman na dengue ito. Hindi po ganon. So, posible pa rin po na dengue siya for the following reasons. Nagkaroon ng fever no more than 2 days or more. May accompanying cough and colds, posible. And nagdugong ilong, posible din po. Kung kaya ang maipapayo ko ay matingnan ang kanyang dugo, CBC and platelet. Meron din pong specific test for dengue, although the sensitivity is not that high. Dahil ito ang tawag dito ay dengue duo test. Although hindi siya reliable because may mga cases na naka-ICU na ang pasyente ay negative pa rin for dengue duo test. Mas mainam po o mas reliable ang serial monitoring ng dugo na CBC and platelet count. So, what is the best thing to do? Kung hindi po maipapakonsulta, magpatingin po ng dugo CBC platelet count and let me know the result. Okay po, or better yet, if you can do it, patingnan po siya sa doktor. Okay po, we move on to the next question. Thank you. We now move on to our second case. Meron pong forward na FB question. Baka pwede pong itanong kay doktor, may anak po akong 10 years old na lalaki na may mga allergy sa buong katawan. Malala po ang kamay niya at wala man po akong kakayahan ipakonsulta siya sa dermatologist. Gabi-gabi po niyang iniiyak ang kati. Pinabababad ko na lang po sa mainit na tubig na may asin. Baka pwede pong malaman ang mabisang gamot at ipahid na di po may kamahalan. Salamat po sa inyo, Nirvana. Well,
This is the problem with online consultation. Wala po tayong interaction. I am limited to what was provided to me na data. And gusto ko po sana magtanong pa ng iPA pa, like, may iPA pa bang sintomas? Nilagnat ba siya? Nagnanana ba yung kanyang lesions? But then, nakita ko po yung picture and pinumpino po na skin lesion. Base po sa pinrovide nyo na data, na history, mukha pong chronic na ito, matagal na. Kaya gabi-gabi, iniiyak na sakati. Tapos, ewan ko lang po kung nare-relieve ito ng pagbabad sa tubig with asin. It appears na ang sakit po ng pasyente ay dermatitis. Malawak po ang dermatitis na iba't ibang klase, pero in most cases, ito ay allergy by nature. Bilang doktor, bukod po sa paggagamot, ay na-advise din po namin ang mga bawal para hindi matrigger na bumalik. Hindi lang po basta ginagamot, piniprevent din. No? Sa isang kaso na ganito, dermatitis, kadalasan po allergy, I just want to know sana kung ano na naibigay nyo. In most cases, nagre-respond po ito sa mga anti-allergy na gamot. O isang 10 years old, pwede na po sa kanya ang cetirizine. Pero this is not to be given for a long time. No? At the most, usually mga 2 weeks. No? Pero kung matagal na, pwede pong uminom ng mga pangmahabaan na gamot na po pwede naman, pang-maintenance po. Like Montelukast. Tablet po yan, parang candy, once a day na ilang milligrams. For isang 10 years old ay 5 milligrams po, pwede na. It's just like a candy. Ilagay mo sa bibig, 1 minute to know na siya. Once a day lang po yun. I just don't know if this is over the counter. Ganyan. Ano pa? Pero one more thing, you have to avoid, o yung pasyente, avoid nyo po na bigyan siya ng mga na, yung mga culprits na nakakakos ng allergy, ng pangangate. Katulad ng mga sabon. Dapat po mild na sabon lang. Katulad ng mga Johnson's, Tender Care, o kaya Ivory Soap. No? Kadalasan po, nire-reseto ko ay Ivory na yung original formula na imported kasi yun po ay hypoallergenic. Avoid nyo po yung may mga moisturizer, may papaya extract, mga sulfur, may sulfur content, ganyan. At iwasan din po ang mga nakaka-cause na allergen katulad ng mga downy sa damit, use of lotion, mga malalansang po pagkain katulad ng itlog, chicken, and mga seafoods, lalo na mga hipon, alamang. Mapapansin po ninyo pag minsan wala ba siyang pag may nakain, kinakati siya. Yun po ang bawal sa kanya. I hope makatulong po yung aking advice sa inyo. We now move on to the third case. We now proceed to the third case. Basahin ko po sa inyo yung question. Ask ko lang po kung anong gamot inumin para umihi ng umihi kasi manas po paa ng asawa ko. Hindi ko na maalala yung reseta sa kanya. Please lang po. Salamat. Okay. To remind you, ako po ay isang pediatrician at hindi ko po area ang pang-adult medicine. More specifically, ang tungkol sa isang minamanas na pasyente na mukhang may, in most cases, renal problem. Marami pong posibleng cause ng pagmamanas, pwede pong right-sided heart failure. But in most cases, ay renal failure o renal problem, kundi pa naman failure. I suppose dati nang naresetahan, so dati nang napatingnan, kung kaya alam niyo sana, I hope, alam niyo na ang kaso ng inyong asawa. Because to ask me kung ano po ang dapat na gamot para sa isang minamanas, yan po ay isang pag-self-medicate. Pero kung dati na pong naresetahan and you just want to know kung ano yung dating nareseta, best thing po ay to ask your doctor, maski by phone, pero to give you some tips in managing your patient. Sa isa pong minamanas, kailangan po controlled ang intake ng fluid.
na hindi po pwede yung left and right ang inom. Kailangan po ayon sa bilin ng doktor, yung certain amount of fluid per day lang ang dapat pong makonsumo. Secondly, makakatulong po kung iiwas sa mga nakaka-retain ng fluid sa katawan, katulad ng asin, yung table salt, no, bukod sa nakakataas ng presyon, ay nakakamanas din po siya. So, iwas po sa mga maaalat na pagkain. Over a long time, kung ang diet mo po ay mataas sa fats, ay tataas po ang presyon, maapektuhan ng kidney, magfe-fail sa function. Bago po mag-failure ay magpapakita mo na siya ng mga sintomas, katulad ng tumataas na presyon at saka manas. Ganun po. So, iwas po sa mga ganong pagkain. Tungkol naman po dun sa gamot, may mga gamot po na nakakatanggal ng pamamanas. Maraming klase po sila. Merong potassium sparing, merong non-potassium sparing. Kadalasan po, kung matagal nang iniinom, ay combination ng dalawang ito. Isa sa precaution sa pag-inom ng gamot ng mga antidiuretic, mga diuretic po ang tawag, pampaihi, ay kailangan po kinukuha na ng presyon every now and then because nakakababa po siya ng blood pressure. So it must not be taken by a patient whose blood pressure is 80 over 60 or lower. Ganun po. Pero sa isang merong manas na mataas po ang presyon, isa sa po sa management ng part ng management ng hypertension na with edema ay pag-inom ng isang diuretic. Okay po. Thank you very much.